Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel at sana na i-share nyo to sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at sa inyong mga co-teachers. Ano? At pag nag-subscribe kayo, paki-hit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. Ano? At yung palaging request ni Sir Bong kasi yung mga vlogs ko ay meron na siyang ano, meron na siyang ads. Kapag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanoorin niyo buong-buo lahat ng ads na lumalabas diyan sa aking vlog. Pwede po ba 'yan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kahapon ay lumabas at nabasa natin ano yung direktiba ng DepEd tungkol sa health break. Sa pagkakaalam ko, ito ay hiniling ng ating mga teachers group na magkaroon ng health break para sa ating mga guro at para na rin sa ating mga estudyante. Alam nyo, anything na makakatulong sa ating mga guro ay sinusuportahan ni Sir Bong. Hiniling ito ng ating mga teachers group dahil dun sa outbreak ano, ng Omicron na pati yung mga guro natin ay talagang apektado na rin. Talagang may report, ano? Totoong may report. May report tayo na yung ating mga guro at yung ating mga estudyante ay dinadapuan na ng sakit tulad ng sipon, lagnat at ubo. Alam nyo, hindi to isolated case na sa NCR lamang. Talagang lahat ng parte ng bansa ay nararanasan ito, no? Nararanasan ito ng ating mga guro at ng ating mga estudyante. At alam nyo, no? At aaminin ko sa inyo, no, even sa aming mga principals ay meron na rin tinamaan ng sakit gaya ng mga binabanggit ko na sipon, lagnat at ubo, no. Talagang lahat tayo ay apektado. Sa inilabas na DepEd memorandum, ano, sa DepEd memo, discretionary na yung pag-suspend ng klase. Pag sinabi natin kasi yung discretionary, although may direktiba na yung DepEd na pwedeng mag-suspend ang klase, no, na hindi tatagal ng 2 weeks, kaya lang ang bawat regional office or division office ang siyang magdi-declare, ano, ang siyang magdi-declare kung yung region nila or division nila ay magkakaroon ng health break, ano. Alam niyo, nasa control na ng ating mga regional director, nasa control na ng ating mga schools division superintendent yung announcement ng health break. Alam nyo, dear teachers, ano, makuwento ko lang, matagal na talagang mayroong legal basis yung case na related sa health break. Kasi matagal nang merong guidelines, ano, meron ng guidelines yung civil service sa mga gurong tatamaan o magkakasakit ng COVID. Kasi ang sabi sa guidelines ng civil service, kung yung mga guro natin ay magkakasakit because of COVID, ano, he/she shall be excused from work. At kung excuse siya, no, excuse siya sa work, no worry kasi sasahod naman siya. Sasahod siya hangga't siya ay nagpapagaling doon sa kanyang sakit na COVID, ano. Ang gagawin niyo lang, you will just inform your respective principal na kayo ay may sakit. At kung na-inform na, no, yung mga respective principals nyo, definitely, alam naman nila yung rule, i-apply nila yung rule ng civil service na ikaw ay excused from work hanggang sa ikaw ay gumaling. Eh, Sir Bong, paano po kung ubo o sipon lang or lagnat, ano, yung sickness ko? Alam nyo, these are considered symptoms of COVID. Ano? Sa pagkakaintindi ko, kung related sickness ito ng COVID, ano, yung ubo, sipon, lagnat, kaya no doubt na dapat ikaw ay i-excuse from your work. Ano? So gaya ng sinasabi ko, bago pahilingin itong health break,
ay meron ng ruling ang civil service tungkol dito. E paano po, Sir Bong, kung hindi mag-declare yung isang region or yung isang division ng suspension of classes? Ano? Hindi sila mag-declare ng two weeks na health break. Alam nyo, kung hindi magde-declare ano yung isang region or division, ano, perhaps meron silang kinukonsiderang mga bagay. And besides, ano, pwede naman nating i-apply yung sinasabi ko na ruling ng civil service kung kayo ay magkakasakit, di ba? Eh, Sir Bong, paano po yung mga batang nagkakasakit? Alam nyo, kahit ng face-to-face, di ba, practice na natin, kapag nagkakasakit yung mga estudyante natin ay nagpapadala sa atin, eh, no? Nagsesend lang sa atin yung kanilang mga magulang ng excuse letter. At ito ay binibigyan natin ng consideration. So, walang pinagkaiba to sa distant learning na kung meron silang mga sakit, ano, either ubo, lagnat, sipon, ano, magsasabi lang yung mga parent nila, yung mga estudyante natin, at i-excuse natin sila. Yung mga na-miss nilang learning activities, yung mga answer sheets na hindi nila na-submit, ano, ay later na lang nila isasubmit sa atin kapag sila ay magaling na dun sa kanilang karamdaman. Pwede ito, at ito ay yung practice natin. Ginagawa na natin ito sa face-to-face na pwede nating i-apply sa distant learning. So, nauunawaan ba ito ng ating mga estudyante? Nauunawaan ba ito ng ating mga guro? Pero mas maganda talaga, no, kung magde-declare yung isang region or yung isang division ng health break. Ano? Kaya aantayin natin yung ating mga division offices, aantayin natin yung ating mga regional offices kung magkakaroon tayo ng health break this January. Maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.